The king has arrived. Hey guys, I'm Jello Plantito and welcome to our first unboxing for 2023. Dumating na po yung plants natin. Probably this will be our last unboxing. So, tatlong box po ito actually ang dumating. So, nasa ibaba lang po yung isa. Hindi ko lang siya mayakit kasi masyado na pong crowded dito sa taas. So, i-unbox po natin lahat itong mga plants na ito. Nagkaroon lang ng slight delay dun sa delivery. So, hindi pa ata natututo yung ating courier na kung nakapag-perishable yung item, dapat hindi po na-delay yung shipping. So, minonitor po natin yan. But, in all fairness naman, nag-improve sila compared dun sa mga previous orders natin na atagal nilang mag-reply at atagal nilang mag-respond sa ating mga queries. So, dumating po yung plans natin for today. Na-delay lang siya ng isang araw. So, we're hoping na sana walang masyadong effect po sa mga plans natin yung nangyaring delay sa shipping. Hindi ko na po sasabihin kung sino po yung courier. Alam nyo na po siguro kung sino yun yung madalas na courier na ginagamit ng ating mga plant sellers. So, yun po. Pero, lahat naman pwedeng ma-improve, di ba? Eto na nga po sila. Dumating na yung mga plants na in-order natin. So, last December ko pa to in-order. Kaya lang, pinaship ko lang siya second week of January. Kasi ayaw natin na magkaroon ng effect dun sa dami ng mga isi-ship pagbukas ng 2023. So, nagpa-delay tayo ng mga 2 weeks para at least safe yung mga plants natin kasi medyo may kamahalan po yung mga nabili kong plants sa ngayon at ayaw ko po masayang yung pera na atin pong ginastos dito. So, i-unbox na natin sila. So, eto na po yung first box na nabuksan na natin. So, ang bango-bango po ng mga plants. Amoy pride kasi yung box ata is lagayan siya ng pride. Kaya ang bango-bango. Amoy sabon siya. Yan. So, akala ko umutot lang ako. Yung palang box yung nangangamoy mabango. Okay. Charot lang. Ayan. So, eto po yung mga box. Ito po yung mga plants natin na nabuksan. So, habang ina-unbox natin, siguro, probably i-discuss natin kung mayroon kasi nagtatanong kung mas okay ba na mag-order ng plants sa malayong lugar or doon na lang sa malapit. Kasi may mga nagtatanong dyan na kasi ba meron naman seller dito sa Pampanga, bakit pa ako kumukuha ng plants from South Cotabato? Kasi may dahilan po yun. Ang first, hindi ko pwedeng sabihin na may puro advantage lang. Pero meron din disadvantage. So, unahin muna natin yung advantage nung pagkuha ng mga plants na galing sa, for example, ito, South Cotabato, dito pa sila i-deliver sa Pampanga. Number one is, mas maraming choices. Yun. Mas maraming choices yung plants. Minsan kasi dito sa Pampanga, limited lang yung mga choices at medyo may kamahalan pa. So, yun lang kapag sa ibang lugar, mas marami kang mapagpipilian kasi napakaraming sellers coming from Mindanao na nakakapagbenta sila ng plants sa murang halaga lang. And at the same time, yung pong price sila, reasonable naman. Mas mura po sila kumpara dun sa mga plants na makukuha natin sa dito lang sa malapit. Kasi of course, pag malapit po, medyo may ano na yan, may price, may patong na po yan sa price, not unless kung ano lang siya, propagator lang siya, mababa lang ang makukuha mo. Hindi pa naman ganun kadami yung mga propagators dito sa Central Luzon. So, kaya I opted to buy plants coming from Mindanao. So, eto po ay, I'm not sure kung ito na-order ko or kung ito ba yung replacement dun sa plant na, di ba meron tayong mga plants na nabili? Meron kasi doon na isang plant na ang namatay, yung mamey, philodendron mamey. I'm not sure if this is the philodendron mamey. So, pakicorrect na lang po ako kung philodendron mamey po ito.
Ayan. So, yan po. I'm not sure kung na-order ko ito or kasama siya dun sa mga freebie. So, meron lang siya na isang dahon na ano. Ito. So, ilalagay ko na lang po sa screen kung ano po ang ID nitong plant na to. Yan. So, I'm sure ito ay freebie na binigay po ni seller. Kasi madalas po ako talagang bigyan ng freebie ng ating seller. And by the way pala, ang video na to or ang episode na ito ay hindi po sponsored. So lahat po ng mga plants na nakikita niyo, filiflex ko po dito, hindi po ito binibigay ng mga seller ha. Ito po ay mga binibili ko, sinishare ko lang po sa inyo yung mga plants na ino-order ko online. So baka po kasi isipin niyo na na-sponsor po ako ng seller. Hindi po, hindi po tayo sponsored. Sana all ma-sponsored, pero I don't think na meron mag-i-sponsor sa atin sa kasi hindi pa naman ganun kadabi yung following natin, diba? Kaya sana, yung pong mga nanonood ngayon, baka naman po pwede i-click na po yung subscribe button para po ma-monetize na po yung ating channel. So yan po yung plant natin, first plant. Then next, ito naman. So while we're opening this, so yun nga, yung isa sa mga makikita ko na advantage is maraming choices na makikita ka tapos makukuha mo siya at a reasonable price. Then number two, ang isang advantage yun is marami kang makikilalang mga seller. Ito lang yung napansin ko kapag lagi kang bumibili o nag-o-order ng mga plants online. Ang daming mag-friend sa'yo. I-friend ka talaga nila tapos yun, siyempre, i-introduce nila yung kanilang mga plants para maengganyo ka rin na bumili. So, dumadami yung mga contacts mo. So, the more choices that you can have, the more chances na makakakuha ka ng mga reasonable price ng mga plants na pwede mong makuha. Okay? So, ito po naman yung free ko ito. Philodendron melanochrysum. Yan. Meron na tayong melanochrysum dito. Yan lang. Eh, love na love ko kasi yung plant na to dahil ito yung kauna-unahang rare plant na napatay ko. Yan. May napatay kasi ako melanochrysum. I'm not really sure kung talagang fault ko yun kasi parang dahil nga bago-bago pa lang ako nagko-collect ng mga plants noon. So, ang nangyari nung binenta po sa akin yun, nabili ko yun actually sa Lazada. Nung binili ko, so may dahon naman siya. Kaya lang, napansin ko, wala siyang stable roots. So parang kakaunti lang yung roots, dalawa lang ata na aerial roots na meron siya. So hindi pa ako ganun kabihasa na i-handle yung mga ganun situation. So namatay lang, natunaw lang yung plant. Ito po yung melanochrysum natin na na-order natin sa same seller. By the way po pala, yung seller natin nandyan sa description section, nandyan din po sa ibaba ng screen kung saan ko po nabili itong mga plants na to. Yan. So, ito po yung ating existing na melanochrysum. Ito, nakapag-produce na po siya ng unang dahon. Medyo may damage lang siya. Yan. Ito lang yung nakita kong damage. Fault ko kasi ito kasi na ano siya, yung parang na hindi ma-release na maayos yung dahon. So, pinerse ako na tanggalin dun sa catafil niya. So, yan. Nagkaroon ng damage. So, feeling ko dun ang galing yung damage ng dahon na yan. So, yan po. Meron na siyang mga aerial roots at tapos meron na rin siyang unang dahon. So stable na siya. So kumuha lang tayo ng isa na i-collect natin. So ito, yan, binigyan tayo ng freebie. Yan. Alam ko meron pa isa dito na melanochrysum. I'm not really sure. Ay, ito nga tayo. Ito nga tayo melanochrysum na isa. Ito naman yung minine free ko. Ito naman binili ko to additional. Kasi nga, love na love ko tong plant na to. So, gusto ko magkulat ng marami. Eh, may nakita ako na mura lang siya. Kasi medyo mahal nga yun ang kuha ko dun eh. Ito, mura lang ang kuha ko. Mas mura ito kumpara dyan. Kasi, I think na dahil nasa saturate na yung market, mas reasonable na yung mga prices ng mga plants ngayon compared before na napakamahal. Yan. Yan. So, ito lang. Tatanggalin lang natin ito. So, ito melanochrysum din ito. At I'm not sure, parang mother plant kasi ito eh. Ito. Parang mother plant siya kasi may pinagkatan sa kanya. Yan. So, ito stable na siya. Hindi na siya mahihirapan na magpa-produce ng bagong dahon kasi meron na rin siya pa-unfurl na bagong dahon. Ayan. Hindi ko na lang siya i-force na i-open. Baka masira. So ito normal lang na magkaroon ng ganitong situation, especially na dadalay nga na sila ng isang araw. I'm expecting talaga na may maninilaw ng ganito.
ang pinaka-importante lang naman dyan is yung ano natin, yung ma-make sure natin na yung mga plants ay okay. Diba? Yung walang mamamatay na mga plants. Minsan di mo may iwasan yung mga dahon talaga na maninilaw eh. It happens yan. Yan yung ano, yun yung nakikita ko naman na disadvantage ng pag-o-order ng mga plants from other location na sobrang layo. Kailangan prepared ka sa magiging consequences ng damages sa mga plants kapag sinisip siya, kasi hindi mo control yung humidity, hindi mo control yung temperature, kung saan nilalagay yan, kung mailit ba dun sa warehouse na pinanggagalingan nila, or kung nabibilad yung mga box. So, hindi natin alam. So, that's the reason why yung mga sellers natin, sobrang protected yung pagkaka-package nila. Kaya, ako talagang tiwala na ako sa mga sellers na kinukuhanan ko ng plants. Dahil maayos naman sila sa pag-ship. Nagkakaroon man ng problema, it's only the delay sa shipping. Yeah. So yun yung nakikita ko naman na isang disadvantage ng pag-order ng mga plants kung galing siya sa mga malalayong lugar. And another disadvantage siguro is mas mahal yung shipping. Yun. Kaya kapag go-order kayo ng mga plants from other places, so from other regions, you need to maximize yung magastusin nyo sa shipping. So, kung kukunti lang naman yung plants na in-order nyo, dagdagan nyo pa para sulit naman yung shipping nyo. Especially kung reseller ka. Right? So, yan po ang ating ayan po yung ating third plant na na-unbox. And then, ito, I'm not sure. I think, hindi ko alam kung na-order ko to or freebie po ito. So, ilalagay ko na lang po sa screen yung mga ID po dito. So, hindi ko po alam yung mga, I think mga Antrolliums po ito. Yan. If I'm not mistaken, I think mga freebie to. Kasi wala talaga akong matandaan na in-order na ganito. I think freebie po ito na mga Antrolliums. Antrollium po ito. I'm pretty sure this is an Antrollium. But kung anong variety dito, ilalagay ko na lang po sa screen yung mga pangalan nila. Yan. So, hindi ko alam kasi kung mga ano yan, kung mga antfall na tricolor or kung mga green antfall po yan. So, kung ano man po yung mga ID niyan, ilalagay ko na lang po sa screen. Yan. So, eto pa po yung isa. I think antfall. This is the reason bakit hindi siya dapat nade-delay yung shipping. Kasi nga po, dahil sa mga ganitong plants, possible na tingnan mo ang juvenile pa ng plant na to. Kapag ito nasyado natagalan sa shipping, mamamatay lang yan. So, since ang condition ko sa seller, yung mga Antrolliums ay ipatid niya, kaya medyo mahal po yung shipping na ginastos ko dito eh. Dahil nga sa patid yung mga, dahil nga mga patid yung plants, mga Antrolliums yung karamihan. So, instead na ma-damage or mamatay yung plant, sayang naman, kahit na mag-sacrifice ako ng konti dun sa shipping, yun, okay na sa akin yun. Anyways, naka-discount naman tayo sa mga halaman at saka sa dami ng mga na-order natin. Yun, yung seller natin naman is generous enough na bigyan niya tayo ng mga freebie to compensate yung sa halaga ng shipping. Yan. So imagine tatlong box po ito. So tatlong shipping fee po ang binayad ko po dito. So ito, I'm not sure kung ano po yung ID nito. Okay, so ilalagay ko po sa screen. Hindi ko po alam kung ano pong ID nito, pero napakaganda po niya. Ilalagay ko na lang po sa screen yung ID nito. May dalawang Antrolliums po kasi akong kinuha. Yung isa, Antrolliums Baluano, at saka yung, nakalimutan ko yung isang pangalan niya. Pero ilalagay ko na lang po sa screen kung anong ID po na Antrolliums na ito. I'm pretty sure isa po ito sa mga na-order ko na offline ko lang siya in-order. So, ano daw to, rare. At wala pa akong masyadong nakikita na nagbebenta nito. Kaya kinuha ko na siya kasi mura lang siyang binenta sa akin. Ayan. So, ang ganda po niya. And at the same time, wala pong damage. Yan. Perfect na perfect po yung plant.
So yan po yung ating Antoyum na na-unbox. Meron lang si ito pala, meron pala siyang, I think ito lang yung hindi magsusurvive na dahon, which is normal, yung mga old leaf niya. Yan, meron siyang isa na nakita ko na nanilaw na. Yan. Yan. But the, yung pinaka old leaf, ay yung pinaka malaking leaf niya, wala po siyang damage. It's in perfect condition. Yan. So, ito po yung next. Nakalimutan ko yung ID po niyan, promise. So, ito. Okay. So, ito. Kung di po po nagkakamali, ito po ata yung... I'm not sure kung tama po yung pagkakadinig ko. Crystallinum daw ito. Crystallinum. Pero silver daw. Silver crystallinum. So, I'm not sure what's the ID. Pero... maganda po siya kasi dark face po siya, you know. Meron lang ako nakikita mga spider mites dito na dito sa pinaka old leaf niya. But the new leaf, ayan, maganda siya. Inaamoy-amoy ko siya kasi amoy pride. Ayan. So, ito po. Crystallinum po ito, alam ko yung pagkakabili. Pumura ko lang po ito na nabili. Actually, yung isang crystallinum natin dito namatay. Hindi po alam why, bakit siya namatay. At ano kasi, na juvenile kasi yung pagkakabili ko noon. So, eh, hindi pa ako ganun kabihasa pa sa mga Antoyums noon. So, sabi daw nila, hindi daw mahirap. I think it's the soil mix. Yung ginamit ko ng soil mix before. Hindi siya akma dun sa Antoyum na yun. Kaya siguro nanilaw siya na nanilaw hanggang sa tumubo na yun, nagkaroon na siya ng roots. Kaya lang, nung nire-repot ko, nabali ko yung isang makapal niya ng roots. So, yun. Dun na siya nagkaroon ng problema. So, it may be dahil sa soil mix and it can also be the yun the way kung paano ko siya nire-repot na nabali ko yung isang ano niya, stable roots niya. Yan. So, eto po yung ating Antoyum crystallinum. Yan. Antoyum crystallinum muna ibibigay ko na ID nito kasi I'm not really sure pero nakakapagtaka lang kasi dark face siya. Yan. Okay, so that's our first box na in-unbox for today. So let's move on to the second box. So ilalagay, itatabi muna natin ito para hindi sila ma-damage. Yan. So ito po mga plants na to, hindi natin sila i-repot today. Maghihintay muna tayo ng 24 hours so at least tomorrow para makapag-recover sila sa stress na na-accumulate nila sa shipping para mas mabilis po yung recovery at makapag-adapt sila kagad dito sa environment na meron dito sa ating garden. Okay? Tapos na po tayo sa first box. So tinabi ko muna yung mga plants para hindi mo sila ma-damage. So ibubuksan na po natin itong second box. So ipa-fast forward lang natin para hindi kayo mainit sa pagbukas ng second box. Okay? So ngayon, na-discuss ko na nga yung ating yung mga disadvantage. Isa doon yung nga yung mahal yung shipping, tapos yung damage sa damage sa mga sa pagkakaship kapag na-delay yung ating delivery. And at the same time, may advantages naman. Number one, you will gain more friends kasi siyempre dahil bibili ka, mas maraming seller yung makikilala mo at o-offeran ka sa mas magandang halaga. Tapos, mura yung mga plants, parami kang selection. And at the same time, mas, ano sila, yung, pwede natin sabihin na imported na acclimated na yung mga plants kung maayos yung seller mo. Isa pa pala sa disadvantage ng mga, kapag o-order ka ng mga plants mula sa mga malalayong lugar since hindi mo kilala mostly yung mga seller, so talagang, nandun yung risk na mai-scam ka. Though ako hindi ako, na-scam na ako before, pero hindi sa plants, sa ibang bagay ako na-scam. Pero pagdating naman sa plants,
I'm actually confident enough to tell you na and trust my sellers na binibilhan ko na mga plants. So wala pa po ako mga nakilala na seller na nang scam po sa akin. Yun. So meron mga shortcomings siguro yung iba kong seller na nakilala, but ang maganda sa kanila is they are actually learning from their mistake, and at the same time, ano nila, binabayaran nila yung kung ano man yung mali or kung may nakalimutang iship, yun, sinasabi nila. Pero wala pa po nang scam sa akin in terms of plants. Yun lang po yung masasabi ko. So I'm confident enough lahat ng mga na-feature ko na mga seller dito sa aking channel ay matitinong mga sellers yun. Yan. Okay? So hindi po ako sponsored ah. Yun lang po ay base sa aking experience sa almost more than a year ko ng pag-o-order ng mga plants online, or to almost 2 years rather, hindi ako nakakamali. Yan. So ito po ay ito, biniling ko siya, nakita ko na to talaga sa online, and I have already considered na may isa dito na dahon na magkakaroon ng problema, which is ito nga. Ito yung nagkaroon ng, I'm not sure if it is really a damage, pero nanilaw siya eh. So, ibig sabihin, na-stress ito sa shipping. So, which is, yun yung importance na namomonitor mo siya. Kasi ako ngayon, ang ginagawa ko, minomonitor ko yung mga orders kapag lumagpas na siya dun sa deadline at hindi ko pa, wala pa ako nakikitang movement, kinokontakt ko na si courier. Hindi kasalanan to ni seller ah. Si seller, sinit niya on time. Ang nagkakaproblema madalas is yung courier. Yung cargo mismo yung nagkakaroon ng problema kaya nag-delay. So, without further ado, ito po yung ating Philodendron El Choco Red. Napakamahal po nito noon nung nag-hype po ang plant na to, at ang hirap po siyang hanapin. Kaya nagpahanap pa ako dun sa seller ko na kung makakakita siya ng El Choco Red. So, I think it's the plant is stable. Ayan. So, ito normal lang yan. Not sure kung meron siya pa unfurl na newly, pero kapag ito napanakin natin at napastable natin, maganda po yung El Choco Red. I think meron siyang pa unfurl na newly. Ayan. Or may meron po siyang pa bagong usli na dahon. Ayan. So pinapatted po rin. Siguro kinonsider na rin ng seller na medyo sensitive itong plant sa shipping dahil nasa tropical country tayo. Yan, parang ayaw niya ng mainit. Yun. Kaya yan, meron siyang isang nanilaw. Pero hindi na po siguro yan magtatagal. Baka yan po, maano na rin. Pero so far naman, yung ano niya, petiole niya is okay pa. Walang damage sa mga petioles niya. Wala rin po siyang mga insekto. Pero mapapaganda po natin yan soon. So ngayon, sa recovery stage muna po siya. So ito yung ating El Choco Red. So siguro ilalagay muna natin siya dito. Ayan. So next, ito po yung plant natin. Okay, potted din po siya. This time kasi marami po ako hinabilin na potted yung plants. Kasi nga po medyo mamahalin. At para hindi po ma-damage yun, pinapotted ko. Okay. So ito po ay, wow, ito na pala siya. Wow, in all fairness, hindi ako nagsisi sa pagbili nito. Yan. So, ito po yung Philodendron Jopii. Hindi po ako nagkakamali. Ito po yung Philodendron Jopii. So, natapon na lang natin dyan sa harap yung ano, yung mga box. Ayan. Ang ganda pala niya. Ang laki pala talaga ng pagkakaiba niya sa 69686. Ayan. So, dati po ang mahal po ng plant na to. Pero imagine nyo ngayon, napakamura na lang po niya. Ayan. Ayan. So, yan po yung ating Philodendron Jopii. Ito po yung ating isa pang plant. Okay, ako alam ko na bili ko to. Pero nakalimutan ko yung ID niya. I'm not sure if this is the Baluanum. Hindi lang ako sure. Pero alam ko, Cantholium din ito. So, ilalagay ko na lang po sa screen yung ID nito. I wasn't prepared dito kung ano kasi. Nakalimutan ko yung ID nito kasi hindi ko to nabili sa live selling.
ito, in-offer lang siya sa akin. In-offer lang siya sa akin. So, ito yan. I'm already expecting this kasi nga may one day delay na tayo sa shipping. So, yan po yung nagiging resulta kapag po pabaya po yung courier natin. Yan. So, inuulit ko hindi to kasalanan ng seller . Ang seller po dito walang fault kasi ginawa po niya yung trabaho niya. Ship niya po ito ng maaga. Pero hindi po, delayed po siya na nagkaroon ng movement. Na-delay ng isang araw bago po magkaroon ng movement ito. Tapos nakipag-debate pa ako kagabi dun sa customer service rep nila bakit hindi walang movement dun sa ibang mga orders ko. Ayan. So yan, lalagay ko na lang po sa screen yung ID nito, plant na to. Okay. So I'm not sure saan natin siya ilalagay. So ito po actually ang pinaka main event. Hindi ko alam na nandito siya. Seeing the leaves, alam ko na na ito na yung pinakakaabangan ko na anthurium. Okay. So ito po yung plant na to. Ang last December ko pa to na order pero hindi ko po siya pina-ship kasi nga po dahil crowded na yung mga yung pag-deliver dahil sa holiday season. So hinaghintay pa ako talaga na matapos yung peak season ng delivery para hindi po siya ma-delay. So this is ang plant na sinasabi po natin. Ayan. So ito po yung ating anthurium VCI. Ayan. So promise, tuwang-tuwa po ako ngayon dahil wala pong na-damage sa mga dahon. Ayan. Perfect na perfect po yung condition niya. Ayan. Ang tagal ko na po talagang gusto magkaroon nito dahil napakamahal po nito dito sa Pampanga. Kaya naghanap pa ako sa South Cotabato nito. Yung seller natin, yung Julius Plants the Originals, nagkataon na meron silang Flinex sa live selling. Actually ito, nakuha na siya ng ibang buyer na mine na siya. So, ano na siya, nag-move on na ako . Kaya lang, nangyari, tawag dito, nangyari is, Ginoy mine siya. So, na-joy-joy po ito. So, na-joy-joy siya. Yun. So, bumaba pa yung presyo niya. Kaya hindi ko rin siya ma-afford nun kasi medyo may pagkamahal siya. Tapos, nung humingi ako ng discount, yun, hindi pa nga ako na-discountan na isa pang daan dito . Kaya medyo nagtampo ako. Kaya lang, joke lang po. Pero, mura na po talaga ito nang makuha ko. Yan. So, syempre, gusto rin natin tulungan yung ating mga online sellers. So, kaya, gusto rin naman natin silang kumita. Diba? Yan. Parang aginaldo na lang natin yun because of the holiday season. So, eto po yung ating King Anthurium, which is the Anthurium VCI. Ayan. So, nakakatanggal po ng stress. Nakakatuwa. Ayan. So, kahit medyo pumalpak po si courier, makita ko lang po ito yan. Natanggal na po yung ano ko. Yung inis ko sa courier. Ayan. So, yan po yung, ito pala may konti lang siyang damage dito. But I think it's, yung damage na is, matagal na to. Kasi matagal na, old leaf siya. Pero konting damage lang. But other than that, wala na akong ibang makitang damage. Siguro dahil medyo, old na yung leaf. And we're hoping na sana mapasurvive natin to. I'm just hoping na walang magkaroon ng problema to. At mapalaki natin siya. Yan. And this is the final box na i-unbox natin. So, ipa-fast forward ko na lang po para hindi kayo mainit. Okay, so nailabas na po natin sila dun sa box. So, iisa-isahin na natin sila.
Okay, ngayon nga po, habang ina-unbox natin ito. Ayan. Okay, I'm not sure kung ano pong ID. Nakalimutan ko ng ID nito. May nakalagay ba dito? May mga namay na kong aglo, pero nakalimutan ko na yung mga ID. So, lalagay ko na lang sa screen. So, I'm not sure kung ito po yung podang. Podang po ata ito, kung di ako nagkakamali. So, pakikorek nyo na lang po lahat ng mga expert sa mga aglo. So, ilagay nyo na lang po sa comment section kung ano po ang ID nitong plant na to. Pero ang nakalagay dito sa listahan ko, parang ito ata yung podang. Ayan. So, meron siya nanilaw na leaf. So, chinecheck ko kung meron siya mga kuto o yung scale para wag muna natin siya isali sa mga ibang plants. Okay. So, itong mga nanilaw, eto may mga kuto siya kaya nanilaw na siya. Yan. Etong mga tunong nanilaw na to, may mga kuto. So, ito, ang gagawin natin, isa-separate natin siya para hindi siya makahawa sa mga ibang aglo natin. Ayan. Ayan. Then, next pala, isa pang reason. Ayan. Ito ata ay, I'm not sure kung freebie po ito. Hindi ako nagkakamali. Freebie po ata ito. Or, natural. Lalagay ko na lang po sa script. Parang ano to, red param ruway ata to. Okay. Lagay na lang po sa comment section natin kung ito po ba yung ano, param ruway. Ito, may kuto rin po siya. Ayan, nakikita ko. May mga scale po siya. So, ihiwalay po natin itong mga agyo na to para hindi sila makahawa sa ibang plants. Yan. So, pag i-repot natin yan, tatanggalin na muna natin yung mga kuto nila para hindi sila makahawa. So, sineseparate ko sila dyan para di sila makahawa sa ibang aglo. Okay. So, eto naman po ay, yan. Okay. So, legit nga siya. Okay, eto guys, mura ko lang po itong nabili. Pero, meron na po akong bilitay dito. May tatlo po akong bilitay. Meron ako nando, medyo malaki na siya. Ito po ay black bilitay. Yan. So, ano po yung black bilitay? Ang black bilitay po ay crossbreed po ng bilitay at saka po ng Ataba Puense. So, yung Ataba Puense po at saka po ito, yan. Pag nag-crossbreed po sila, yan. Yan po yung magiging resulta. Kaya peron po siyang pagka, may shade po siya ng pagka Ataba Puense sa ilikod do. Tapos, yung face po niya is bilitay. Tapos darker po yung kanyang mga petiole. Yan. O yung mga petiole niya. So, eto po yung ating black bilitay. Binili ko to kay Ate Lea Flamiano. So, shout out po kay Ate Lea Flamiano at sa ating super sexy si Ate Giselle Fotolan. Joke lang. Ayan po. So, yun po yung ating mga sellers po na magigiting na sellers ng Julius Plants the Original. So, i-check nyo na lang po sa description yung kanilang page at yung kanilang Facebook account na ginagamit nila kapag sila po ay nagkakaroon ng live selling. Yan. So, yan po yung ating black bilitay. So, itatabi lang natin siya, iwalay natin kasi may mga kuto yan. Yan. So, eto po ay, yan. Eto, ayaw ko itong bilhin. Kaya lang, na-curious lang ako. Kasi ala daw siya, family daw siya ng Rapidophora. Yan. So, family ng Rapidophora. Hindi naman to Rapidophora pertusa, pero hindi rin po siya tetrasperma. Nakalimutan ko yung, tingnan ko yung type ng Rapidophora. Nakalimutan ko yung pangalan nito eh. Rapidophora. Ayun. It's Rapidophora decursiva. Yan. Yun po yung ID niya. O nga pala, parang rin siyang anturium yung ano niya, yung dahon niya. Ang kapal, no? In fairness, ha, maganda siya sa
in all fairness, mas maganda siya sa Rapidophora sperma, Tetrasperma. Ito, matigas yung dahon niya. And then, nag-aano na siya, oh, may shoot na siya. Mother plant ata ito. So, stable na po ito. So, hindi na tayo mahirapan na magpa-trail nito. Kasi papa-trail natin ito eh. Papa-ano natin sa pole. Kasi maganda siyang pang-decor sa bahay. Sa loob ng bahay. Yan. So, yan po yung ating Rabidophora decorsiva. So, kung meron pong magko-correct sa akin at sasabi na hindi po ito decorsiva, pakilagay na lang po sa comment section kung ano po yung correct ID po nito. Pero ako po, sa tingin ko, ito po ay Rapidophora decorsiva. Ayan, lalagay lang natin. Ayan. Then next, meron na akong nabili dito. Alam po, nakalimutan ko na yung mga ID ng iba. Eto. Guys, kung sa palagay yun nami-miss ID ko yung mga aglo, ha, pakicorrect na lang po kasi hindi din talaga ako biha sa aglo. Ayan. Until now, nahirap pa rin ako sa pag-ID ng mga aglo. Ayan. So, i-check natin ito. Ito, ang laki niyo, oh. Ano nakalagay kasi kung anong ID nito eh. Ayan. So ito, tatlong puno na siya. Itatry ko siyang i-propa. Tatlong puno na siya eh. Para maibenta natin yung iba. Ayan. Para hindi siya masyadong crowded. Pero okay siya oh. Mura ko lang po ito. Mga budget meal po na aglo to. Pero murang-mura po siya na nabili. Kasi may mga gustong bumili dito na aglo eh nakita ko mukhang maganda po ito sa loob ng bahay. Ayan. Basta ano lang yung nandun siya sa bright indirect light, hindi maglalagi ito. Ayan. So pag bukas tatanggalin natin tong mga to. Sine-check ko kasi kung meron siya mga kuto. Ayan. So far itong mga nanilaw, ito yung mga may scale, pero ito hindi masyado. Okay, I think ito wala siyang scale. Ang meron, ang lang siya, damage lang siya sa sheeting. Itong mga dahon na to. Yan. So, hindi natin siya isasama dito kasi nga yan ay meron po siyang scale. Yan. So, next. Naku guys, parang mali-mali yung ID ko sa mga aglo. Parang ito ata yung red paramroy. Ayan. Parang ito nga yung paramroy. Mura ko rin itong nabili kasi ano siya, parang hindi ko alam kung dalawang puno ba ito. Dalawang puno ata siya. Dalawa, tatlong puno. Ayan. So, kahit na i-chop-chop natin niya, pwede natin mabenta sa murang halaga. At least, yung mga gusto mag-collect ng mga plants, makukuha nila sa murang halaga. Diba? Ayan. So, lalagay natin siya dito. Tsaka muna natin kung meron siya mga kuto. So, guys, sa mga aglo, ang kalaban natin ay yung mga scale. So, kailangan nako-control natin sila. Meron pa naman ako dito ng mga ilan aglo na may scale, pero kontrolado na. Mga namatay na, nakadikit pa sa mga dahon, pero hindi na sila buhay kasi napatay sila noong ginagamit ko na insecticide na Sevin. Wala po itong kuto. Yan. Lalagyan natin ito sa taas. Then, we have the last one. So, ito po yung advantage ng pag nakakabili ka ng mga plants sa malalayong lugar. Ayan.
So ito, alam ko silver aglo ata to. Hindi ako nagkakamali. Mura ko lang itong nabili. Kaya ito, mga ibebenta natin dito, mura din. Hindi naman tayo magpapatong ng malaki. Para lang may mga choices yung mga bibili ng mga aglo dito. Pero ang laki niya. Ang laki niya. So may mga babies na siya. Yan. Ang ganda siya. Okay na. So maganda po itong plant na to. Ayan. Ayan, tinatanggal na natin. So ito, yan, tatabi na natin. So silver aglo po ito. Yan, so dami natin ng mga na-unbox na plants for today. So may mga, may halaga din po iyan, mga inipong ko na magiging additional dito sa ating garden. And probably, stop muna. Ito na siguro yung last. Wala na tayong hinihintay na mga plants na darating pa. So this will be probably the first and the last unboxing video for 2023. Pero who knows, di ba, kapag marami na tayong na-dispose ng mga plants, at least please na pa tayo ulit, baka makapag-collect pa tayo ng mga bago. But most likely yung ating mga ipo-collect ay mga anthuriums. Yung karamihan ng mga ipo-collect natin. Kasi I think for 2023, ito talaga yung medyo in ngayon, yung mga anthuriums. Meron akong isa pang pangarap na anthurium na gustong makuha, makulek, pero I think hindi ko pa siya pwede makuha now kasi sobrang mahal po niya. At probably soon, kapag medyo nakachempuhan na may makuha tayo na budget nil nun, ano natin, baka maano natin, mabili natin. Right? So, yan nga po yung mga plants na na-order natin. I'm satisfied naman so far, though nagkaroon ng slight delay sa shipping, but I think it's not going to hurt that much sa mga plants. But definitely there is an effect sa mga plants kapag na-delay sila. Kapag more than 5 days na sila na nakalagay sa box, medyo ano na yon, medyo matagal na yon for a plant. Kasi prior to that, ibabalot sila. So another day na yon. So almost 7 days na sila nasa loob ng box. So it would be better talaga na ma-deliver sila on time. Yon. So yan po yung mga napamili natin mga plants from South Cotabato. Now, na-feature ko naman po sa inyo before yung mga plants na nabili ko from here lang dito sa Pampanga. So, bakit naman po ako bumibili ng mga plants na dito lang naman? Kasi may minsan, meron akong mga nakikitang plants na mahal siya sa South Cotabato pero mura siya dito sa Pampanga. Tapos, so may price difference din. Depende kasi kung saan mo siya makukuha. O depende rin siguro sa supply. I'm not sure kung paano nila kinocompute yung pricing. Pero meron akong mga nakukuhang plants na mura siya dito. Yun yung isang advantage. So, may mga makikita kang murang plants dito. Pangalawa is, mas mababa yung shipping cost. Kasi yung pinagbibilang ko nito, ang shipping cost lang niya, kahit ilan yung ordering ko, 100 pesos lang. Kasi malapit lang naman siya dito. Ilang kilometers away lang naman siya dito. So, yun yung another advantage. Pangatlong advantage is, wala ka nang i-unbox. So, walang kalat, wala nang pangapapil-papil, and hindi ka na actually halos magre-repot kasi yung ginagamit niya na potting mix is already a premium aroid mix. So, mag-ilalagay mo na lang dyan yung halaman, hindi ka na mahihirapan. Unlike itong mga to, since uprooted po sila, so kailangan mo pa rin silang i-repot. At kailangan kang bumili ng soil mix, kailangan ka pang bumili ng na fertilizer or ng pots. Yun. So may mga extra cost yun. Pero kapag dito lang, usually yung mga pots, libre na lang. Yun. So bigyan ko yung example. So si... Nasaan ba yun? Eto. Si... Itong plant na to. Eto si Glorious. Yan, nabili ko lang to sa Pampanga. Yan. So yan, nag-start na pong lumaki.
malaki na po yung new leaf niya, yung bagong shoot niya. Malaki na siya. So, probably by next week, mag-unfurl na to. Yan. So, ito, binili ko. Ganyan siya. Hindi ko pa ito nire-repot. So, binili ko siya ng ganyan. So, ganyan siya deliver. Hindi ko na siya kinalis kasi maganda naman yung potting mix niya. Premium yung aroid mix niya. At kaya pa naman i-accommodate ng roots niya itong pot na to. So, ito yung isang advantage ng dito ka lang o-order. Baga, ano na lang. Ilalagay mo lang siya sa garden. Hindi ka na magre-repot. Pero, pag ito, lumaki na, nakikita ko na lumalabas na yung mga aerial roots. Ayan. That will be the time na kakailangan na natin siya mag-repot. So, yun yung isang advantage ng o-order ka dito. So, mura yung shipping fee at less yung expenses mo or effort mo sa pagre-repot ng mga plants. Ako, hindi ko na nire-repot tong mga to kasi may tiwala ako dun sa seller ko kasi subok na. Yan, kagaya ng lahat ng mga binili ko ng plants sa kanya, hindi ko agad nire-repot. So, hinihintay ko muna na lumaki sila. Pag malaki na, doon ko lang sila i-repot. Yan. Another thing is, minsan may mga plants na mahal mo siya mabibili sa South Cotabato, pero mura rin siya dito. Yan. So, yun po yung mga advantages at disadvantages ng pagbili ng mga plants ng mula sa malayong lugar at mula sa malalapit na lugar. Another thing pala before ko makalimutan, kapag pag yung plants dito lang, sa same area lang, wala ka na problema sa acclimation or walang masyadong stress na ma-accumulate yung plants kasi kukunting adjustment na lang yung gagawin ng halaman kapag galing lang siya sa same area. Unlike itong mga plants na to na pamili natin from South Cotabato, so kailangan natin silang i-adjust or mag-acclimate muna or makapag-adjust sila sa new environment nila. Kasi hindi naman kahit na Pilipinas pa rin yun, pero yung weather kasi magkaiba. Hindi pareho. Yun. So yung humidity, yung sikat ng araw, tsaka yung sa quality ng lupa na pagtatanim magkaiba. Yun. That concludes our episode for today. Sana po may natutunan kayo. Kung nakatulong sa inyo ang video na to, don't forget to subscribe and click the bell notification icon para maging updated ka sa mga susunod pa natin mga episodes. Until sa susunod, happy planting and bye-bye!